nandito na naman ang paborito niyong trio. Maghahatid ng good vibes at kwento. Sina Best Jan, Best Kira, at Best Sidecar sa You're the Best! Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kapag tumibok ang puso, lagot ka na, siguradong huli ka. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kapag tumibok ang puso, hello everyone, I'm Best Kira! Magandang araw sa inyong lahat, this is Best Jen! Mayong adlaw ninyong tanan, this is Best Sidecar! And you're watching You're the Best! Aray, ang gaganda naman ng mga kasama ko ngayon. May pa, ano pa, anong tawag dito? Braid. Yeah. May pa braids tong katabi ko. Tsaka na, ang ano, ang galing, napaka-comfortable. Very comfortable tayo ngayon. Kasi yung topic natin, very, ano din. Oo. Tsaka na-late yung upuan natin sa ano, di ba? Yung, yes. Dapat ito yung Valentine episode yeah. natin, yung upuan natin. Na-late lang siya nang dating. Kasalanan ni Amazon. Pero, very nice, very nice. Oo, maganda siya. Yes, love very it. Comfortable. Very comfortable. Oo, at saka may guest tayo today. Oo nga, meron tayong kasama ngayon. Ang cute-cute nitong bulilit na to. Hindi nyo siya makikita, pero katabi namin siya. This is siya yung, Mocha. Ano, supervisor. Chill lang. Nag-chill lang yung baby ko dito. Kumusta naman kayo mga best? Okay lang naman. Hindi ako mapakalisit sa ano, sa sitwasyon ko dito, sa totoo lang. Hindi ako mapakalisit. Alam mo, ang hirap ng maliit yung legs. Oh, ganun na lang pala ako. Oh, oh. Ganun na lang. Oh, oh. Ikaw, Best Jen, how are you? Okay naman, syempre. Busy. Masyadong naging busy sa work. But okay naman. Kayo. Happy kaming dalawa kasi ay, nakapasa yung ano namin. Yung first student namin. Yeah, first ever. Student. Congratulations! Congratulations! Sana so well. Mag-celebrate na kami this week. This week. Oh, wow. Yeah. Celebration magagana. Anyway. Ready na ba kayo sa, no, sa topic natin today? Ano bang gusto nyong pag-usapan ngayong araw na to? Gusto kong malaman anong gusto nyong mapag-usapan. Ano? Namimiss nyo ba ang Pilipinas? Of course. Yes. Namimiss hindi niyo. Ang init, pero namimiss ko ang Pilipinas. Ano ba namimiss ko sa Pilipinas? Food? Camaraderie. Yung buti food and siya, camaraderie. Buti lang hindi siya tumingin sa akin sa food. Sabi niya, food. Buti lang hindi siya tumingin sa akin. Oo, may gano'n na siya. Oo. Diyan na siya tumingin sa'yo, hindi na bumawit. At saka yung family ko, namiss ko din yung family ko. Namimiss ko yung family ko din. Pero ang namimiss ko talaga dun, yung food. Kasi ano, wala dito masyado. Oo. Alam mo yun, namimiss ko talaga yung mga street food. But anyway, mga best, matanong ko lang sa inyo. Ilang taon ka nung napunta ka dito? Sa Amerika. I was 20 years old. Ikaw, Best Sidecar. 11. Ay! 11 years old. Ang bata. Ilang taon ka ulit? 20. Diyos ko, guys. 20! Grabe. Gabi to ka slangards. Oo. Slang siya ngayon, bumabawi siya dun sa ano. Bro. Sa broad. Sa broad. Bumabawi siya sa broad. Oo. Ano so, ka ba? 20 years old. 20. 20. Ano talaga? 20. Anyway, mga best, ano ba ang topic natin today? Nako. Ano bang mapag-uusapan natin? Ano mapag-chichismasa natin today? I think maganda yung topic natin actually today. Very, very relatable. Broad. So actually, very ang topic relatable. Natin ngayon, di ba ang topic natin is our experiences nung pagdating natin galing Pilipinas, when we came here to America. I think that's a very good topic. Oo. Yeah. Ang magandang pag-usapan kasi marami din talaga makaka-relate,
maraming makakaramdam. Mm-mm. Kasi yung iba ayaw pag-usapan, yung iba naman gusto nilang i-share yung ano yung mga nangyari sa kanila nung first time silang dumating dito. Oh, yung ganun. Na malaman naman nila na hindi sila nag-iisa. So yun sure. nga, pag-uusapan natin ngayon yung mga unforgettable mga memories. Good or bad. Or good and bad. Yeah. Oo. Na mga ano here. Na mga na-experience natin pag kasi lahat naman tayo nanggaling sa Pilipinas unless na lang you were born here. Diba? Mm-hmm. Yeah. So, yun. I think maganda talagang pag-usapan yun. Yeah. Ikaw, Best Ira, ano yung feeling mo bago ka dumating dito sa Amerika? Ano yung feeling mo? Yung nasa Pilipinas ka pa lang yung nalaman mong, ay, makakapunta na ako sa Chicago, ganun. Na-excite ako. Ano yung feeling? Parang overwhelmed. Kasi first time ko dito sa US eh. Tapos, it was March 2017. Yeah, and it was like spring. So mag-anniversary ka na this month, best! I know! O saan ang punta? Korean barbecue na naman, Diyos ko. Doon na tayo natigil sa Korean barbecue na yan. Masarap kasi yung Korean barbecue. Oo mo. Alam mo, yan ang parang gusto kong itay yung business sa ano, sa amin. Alam mo, may kilala kami. Oo. Sa ano, sa hindi sa province. Oo. Kasi sa province namin, medyo mahirap kami sa province namin. And natatawa ko minsan nga pagka nag-uusap kami ng kapatid ko, sinasabi ko sa kanya, kumain kayo sa Korean barbecue. Sabi niya, ano, pupunta pa kami ng Manila para mag-Korean barbecue. Hindi niya alam ano yung Korean barbecue. Aww. Oo. Sa province namin sa Ozami City. Kasi nag-aral lang ako sa Iligan City. Uh-oh. Pero yung province ko talaga is sa Ozami City. Doon talaga kami, ano, I was born sa Manila, pero lumaki kami sa Ozami City talaga. Mm. And mahirap yung province namin, talagang bukid, bundok. Mm. Kaya wala nindut, kami yung ano, nindut mga pasosyal. Nindot na nakuhan. Yeah. Yeah. Daghan na yung mudapog, anak, kay it's new. Mm-mm. Ikaw naman, Best Tyker, ano yung feeling mo? Bago ka pumunta dito, eh, baby ka pa nun eh. Ano? Pumunta ako dito when I was 11. Tapos, actually, I didn't even know what, hindi namin alam kung ano Amerika. Sabi lang ng daddy ko, ay, pupunta tayo, magbabakasyon tayo. Sa Amerika, of course. Oh, Amerika. Parang sa amin, okay, bakasyon lang. Ang ano lang namin, nakukuha kaming yelo, tapos dadali ulit sa Pilipinas. Parang yun lang yung ano. Parang wala lang, kasi bata pa ako nun eh. So, yeah, hindi mo masyadong maano, hindi masyadong matandaan. Yeah. Wow, sana ako, ignorante ako eh. Nung nakarating ako dito. Tapos nung may first... May snow ba agad? Hindi. For, I think, after few weeks... Tapos nag-snow. Parang yung snow na hindi mo talaga makikita, pero nagpipicture kami. Eh, may snow. Oh, ganun kahit yung hindi makita sa ganun camera, basta may snow. Kahit yung konting tagaktak dyan ng snow, pipicturean na. Tapos yung Tagalog sa lapok? Putik. Maputik na snow. Yung mga kaibigan ko nakipag-picture doon kahit may putik yung snow. So sabi ko, huy, ang dumi naman yan. Ikaw, Best Jen. Ako, anong feel mo? Malungkot. Malungkot ako bago ako umalis. Kasi may anak ako sa Pilipinas. Oh, okay. Yeah, I have 11 na siya actually ngayon, si Angelo. It's my firstborn. Nung bago ako umalis, kakapanganak ko pa lang sa kanya. I left him, he's not even 1 month old. Oh my God. Kasi petitioned kami ng tatay ko. Mm. And then, anong tawag dito? Nung na-approve yung petition, buntis pa ako that time. And then, nung meron na kaming visa and everything, yun naman yung time na kakapanganak ko pa lang. So, hindi ko talaga... Hindi siya nasali sa petition. Oo, hindi pa siya nasali kasi nung pagkapanganak ko, yun pa lang yung pagka-process ng visa. And then, after ko manganak, umalis ka agad ako papuntang Maynila para nga i-process yung mga visa namin. So, I wasn't really excited coming here. Mm-hmm. I was so hesitant coming here. Parang ayokong iwan yung anak ko. At the same time, gusto kong pumunta for him. For better future para sa kanya. Yun ang yung parang nagdadalawang isip ako na should I stay to be with my son or
should I go para makapag ano ko yung future niya. Oo, mm-hmm. So dalawa kami ng kuya ko na nandito. And nung time na napapunta na talaga kami sa airport, doon talaga yung luha ko na gusto kong umuwi. Aww. Sabi ko, I wanna go home. Parang okay. Ayokong sumakay sa eroplano. Time na yun, parang nagsasakit-sakitan pa ako. Yung ganun, yung parang gumagawa ako ng dahilan para hindi matuloy. Pero yung dad ko that time, yung dad ko kasi is ano, American citizen. Nung time, yung time na yun kasi, yun lang din yung time na makikita ko yung dad ko. Kasi I haven't seen my dad since I was 3. Kasi naghiwalay sila ng mom ko. And then, nahanap niya ako. Aww. Nahanap niya ako sa Philippines. And then, nag-communicate. Alam mo, ang laking tulong ng Facebook. Kasi nahanap nila ako through Facebook. Wow, that's oo, amazing. Talagang sinearch daw nila ako through Facebook. And then, nung nakita nila, kasi nag-post, timing din nung time na yun, na nag-post ako ng baby picture ko. Aww. And then nakita nila yung baby picture ko. Sabi daw ng dad ko, oh, that's my daughter. Yan yung anak ko. And then he reached out. Alam mo ba, ang arte-arte ko pa nung time na yun. Kasi tumawag yung dad ko, English speaking. Sabi gano'n, no? Sabi ko, kwento ko sa inyo mga best. Eh di arte-arte ng lola mo, nag-Facebook ko ng tense, nag-ring yung phone ko. Sabi, hello, is this Jensine? The English, sabi ko, eh, dati nung time na, di ba, uso yung YM sa atin, di ba, yeah. Uso yung YM. May ka-chat-chat ako nung, ano, dati, sa YM. Akala ko, scammer, ganun. Tapos, tumawag, sabi, is this, Jensine? Sabi ko, eh, yung lola mo naman, umenglish din. Yes, this is her. How can I help you? Ganun na ako, di ba? May ganun ako. Tapos, sabi niya, oh, you don't know me? Di na-irita ako, sabi ko, sino kaya to? Tapos sabi who niya, you? Oo, sabi niya, you? You don't recognize my voice? Oo, sabi niya ganun, you don't recognize my voice? Sabi ko, recognize your voice? Sabi ko, who are you? Tapos akala ko lang, gino-joke time ako, nagbibisaya pa ako, nagmumura pa ako nun. Tapos sabi niya, it's me, your dad. Talagang nanlaki yung mata ko, sabi ko, oh. Unsa may mong na-feel ato, napag-ingon niya ato? I was crying. Because I have the feeling I want to talk to him, but at the same time, I don't want to talk to him because nung bata pa ako, in my head, my dad is dead. Because I have a very amazing stepfather na yun talaga ang nagpalaki sa aming magkakapatid, yung stepfather ko. Siya talaga yung kinilala kong tatay. Kasi nga, naghiwalay yung mom ko and dad ko when I was very little. So yun nga, and then pinetition niya kami. That time pa, napakagulo pa kasi yung mom ko that time and dad ko hindi pa magkaintindihan. Ay, parang back and forth kami. Ayaw ng mom ko, gusto ng dad ko. Parang nagkagulo ng konti. Tapos hanggang eventually pumayag na si mama na. Kasi nung time na yun, nandito na yung mama ko sa Chicago. And then, yun nga, pumunta kami. Ang port of entry ko talaga is California. Kaya doon talaga ako medyo, nung dumating ako, parang Pilipinas, kaya hindi ako masyadong na-excite. Kasi yung weather is parang Philippines. Summer pa. Nung time na yun, parang... Init-init. Oo, kaya sabi ko, ay, same lang yung weather. Sabi ko, tapos, nasan yung snow? Tapos puro ano pa doon, Pilipino. Tapos puro bundok. Kaya hindi ako na-homesick. Kasi parang yung ano niya, yung ambience niya is parang, ay, parang Philippines lang. Maraming Pilipino, maraming Mexican, ganun. Tapos, kaya ako nandito naman sa Chicago kasi andito yung mom ko. And then nung time na yun, parang ayoko talagang magstay sa dad ko kasi I don't know him. Parang hindi ako naging comfortable. Yeah, hindi ako naging comfortable. Pero ang nangyari nun, it was a very traumatic experience for me talaga. And kasi nung time na yun, I have a very, very hard time communicating with my mom. Kasi meron akong talagang heartache sa mom ko. And my mom knows na ano. Yeah, my mom knows. My mom knows. I always tell her how I feel about, you know, how I feel about my childhood. And she knows. I was open to my mom na this is how I feel. I feel like, you know, yung mga kapatid ko lang yung mahal mo and not me. And then it came to the point na yung nasa California na nga ako. Yung mom ko and yung kuya ko was communicating. It was by accident na na-open ko yung Facebook ng kuya ko and I saw his conversation and my mom's conversation na sinabi niya sa kuya ko,
na punta ka na dito sa Chicago, iwanan muna o iwanan ako sa ano, sa California. And nung nabasa ko talaga yun, it really, you know, yung parang na ano ako, yung parang nasaktan talaga ako that time. And then sabi ko, okay, that's fine. Pero ang nangyari, nakakatawa, yung kuya ko ang naiwan dito. Ako ang napunta na Chicago. Oo. Ako ang napunta na Chicago, yung kuya ko ang yung kuya ko ang naiwan sa California. Ako yung napunta sa Chicago. Tapos I tricked my dad. Sabi ko, gusto ko lang makita yung nanay ko kasi nung nasa Pilipinas pa ako, iniwan din kami ng nanay ko. So I did not grow up without a dad. I grew up without a dad, without a mom. Yung nagpalaki lang talaga sa amin lolo lola. And then nung nandito na kami sa nandun na kami sa California, sabi ko ito na ata yung opportunity para makita ko yung nanay ko kasi it was a very long time nung hindi ko nakita si mama, yung siguro mga my whole life, half of my life hindi ko nakita yung nanay ko. Lumaki kami, hindi namin siya nakikita, nakikita lang namin siya sa phone kasi hindi pa uso yung video chat, may bayad pa yung tawag noon, ganun. So hindi namin phone cards pa yun, phone cards pa dollars. Siguro hindi niya naranasan kasi hindi ano naranasan. Millennial to millennial to. Nagtamente mag scratch ka pa. Napagdaanan namin 'yan. Tapos magugulat ka na lang may tutut. Ganun na may tutut phone card pa dollars. Ganun. Tapos yun nga, sabi ko, ito na yung opportunity dahil gusto kong makasama yung nanay ko. Kasi nung nasa Pilipinas nga kami, nung time na yun, parang si mama, ang palagi niya lang kinakausap yung mga kapatid ko. Yung parang ako, I was left behind, ganun. Yun ang feeling ko, and my mom knows. And because sinasabi ko talaga sa kanya yung feeling ko. And then, yun na nga, iniwan ko lahat. Lahat ng gamit ko, ang dinala ko lang na important na gamit ko doon is yung green card ko, yung SS ko, yung passport ko, lahat ng important documents, yung documents ng anak ko, yun lang talaga din ako, yung mga damit ko, iniwan ko na para lang sabihin ng tatay ko na babalik ako. Kasi nga, ang sabi ko, magbabakasyon lang ako sa Chicago. So, nung time na yun, punta ako sa Chicago, dito sa Chicago, nung nakita ko yung mom ko, parang sabi ko, okay, ganyan. Nakita ko na yung mom ko. I was so happy. Parang, sa feeling ko, parang ako lang yung naging happy. Ganun na nakita ko yung mom ko. And then, sumunod yung kuya ko. And then, nung time na yun, parang nakita ko yung difference na may time doon na yung mama ko sasabihin niya, punta tayo sa mall. Pero yung kuya ko lang yung binibila niya ng gamit. Sinasabi ko, grabe naman paano yun. Naman ako? Grabe. Oo, alam na, my mom watches our show and she knows I'm telling the truth. And, parang ganun yung parang i-explain ni mama, kasi yung ano, si kuya mo, wala pang damit, ikaw, magka-size kami ng mama ko kasi dati, so yung parang inihiram ko yung gamit niya, lahat ng gamit ng mama ko, ginagamit ko rin. So nung time, my mom knows that I have a very, very hard time communicating with her through emotions, kasi dati parang tinatago ko lang, and then, yun nga, yung way of coping ko nung time na yun na hinahanap ko yung love from them. Nag-ano ako, meron ako mga kinakausap na mga strangers. And then, nung time na yun naman, dun naman ako nakakilala ng guy na I thought would be somebody who would love me, which is yung tatay ng anak ko. And then, doon ako nag-ano na, parang hinanap ko yung, gusto ko yung bigyan ako ng attention and love. So yung totally yung experience ko dito is, I have happy memories, pero I was more of on the dark side. Pag-start, when you got here, nag-start ka, dark pa ka ito. It was dark, you had a lot of things going on, a lot of baggages na parang, you're carrying, di ba? Pero at the end, di ba, naging light din siya. Yeah. Diba, on the brighter side naman, my mom was trying to recover from the trauma. She was trying to reach out to me, pero ako yung parang naging distant nung time niya. Parang I was putting a barrier kasi parang totoo ba to, yung parang ayoko, gusto kong tanggapin pero ayaw ko. And then yun nga, nung nag-snow na, yung ano, dinadala ako ni pagka, yung mom ko kasi mahilig magpicture. Oo, talagang kahit konting kibot mo lang, dito ka, picturean kita. Higa ka sa snow, ganun. Ganyan naman kasi talaga. Oo. Yung na kasi mommies. Pag first, 'di ba? Oo. Pero lang mga besh, matanong ko kayo. Ano ang
Can you share, can we share our experience about our encounter with snow? Ay, hindi ako na-excite sa snow. Nabwisit ako. Bakit? Pinag-shovel ako ng nanay ko, day. Nabwisit ako. Sabi ko, ganito pala ang may snow. Magaganong, magpapala ka pala. Sabi ng nanay ko, oh, gusto mo yung snow, di ba? Sabi ko, yeah. Excited ako. Sabi niya, sige, magpala ka. Sabi ko, ay, ganito pala. Tapos, ang ano pa yung snow. Alam mo yung ang lamig, hindi ka sanay sa lamig. Tapos, masakit sa kamay. Yung iyak ko talaga, sabi ko, ayoko na, oo. Tapos, tawa lang ng tawa yung nanay ko. Kasi para sa kanya, I think it was too cute. Kasi parang nakikita niya, ay, nandito na yung anak ko. Yung ganun, nakikita ko yung anak ko na nagsushovel, ganun. Tapos, binibidyohan niya ako, pinipicturan niya ako. So, sabi ko, ma, wag mo akong bidyohan ng bidyohan. Tulungan mo ako dito magshovel. Kasi ganun talaga, di ba ganun, everything, basta first video. Yeah. Si mami din ganyan, kahit lakad kami, puro live, si kuma, huwag ka naman ganyan. Ganun yung nanay ko. Tapos, kada kibot, picture. Tapos, ano yung family ko that time, palagi sa bahay, kasi nga may bagong dating, tapos they were trying to, lahat, ano, may party help palagi, us. Di ba? Naku. May party Pilipino, palaging yes. May party. I-introduce ka sa iba-ibang grupo. Relatives. Ikaw, Best Ira, anong experience mo sa snow? At first, parang ano, for few days lang, maganda siya, tapos nakaka-excite. Pero for a while, parang ayoko na kasi nasa Wisconsin ako eh. Mas worst yung gabi. Snow doon. Mas malamig. Malamig doon. Tapos sabi ko, kailan ba ito matatapos? Oh my God, may ilang buwan pa. Maganda sa Wisconsin mag-winter, ha? Kasi kahit winter, meron kang mga indoor activities na magagawa. Indoor water pero, parks. Pero ano eh, lahat closed. Sa winter? Sa winter, yeah. Bakit closed? Kasi hey, winter. Wisconsin does day. Wilderness. Wala gaanong ano, tao dun. Pag winter. Pero maraming nag-aano dun, na dumadayo dun for snowboarding, skiing, ganun. Dun na sa ano, sa parang sa bukid na. Pero dili sa mga water parks. Hindi sa water park. Siyempre, meron ba mag-i-snowboard sa water park? Nakakaloka kayo. Subukan nyo mag-snowboard sa water. Tingnan natin. Waterboard. Waterboard. Gratis yung mga ano, yung mga resort doon, may ano sila, may indoor. 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 Indoor what's up? Napansin talaga natin yung indoor niya. Grabe kayo! Yun talagang inaabangan namin. Ano ka ba? Yun talaga eh. Yun ang inaabangan namin. Yung mabulol ako. Good job. At tapos yan, kami na yan. Sa amin ang susunod. Susunod kayo niyan. Eraserheads, ang huling El Bimbo, live in New York. June 17, 2023 at the Madison Square Garden, Hulu Theater. Tickets are now on sale. Go to www.nosageentertainment.net. Ako naman. Ikaw. So, I was here. Punta ko dito. Punta ko dito 11, no? Mm-hmm. Pagdating namin dito, ang lamig. But I think, ang naalala ko talaga, jet lag ako. Anong month ka napunta dito? Hindi ko na maalala eh. March yata or April? Ah, magkapareho lang kayo. Oh, 2006, I think. I'm not sure. Pero basta ang naalala ko sa snow, nung talagang pagbagsak ng snow, lumabas ako, naka-short na t-shirt. Wow! Ang yabang! Alam mo, ganun ang mga Pilipino. Picture, ano pa? Tapos, alam mo, ganun ako. Humiga ako sa snow. Wow, naka-shorts. Alam mo yung ilalaw yung dila mo? Elsa? Nag-swimming? Oo, tapos, di ba, kuha ko ng baso kasi magagawa ako ng halo-halo. Snow nga. After nun, the next day, nilagnat ako. Ayan kasi lang. Kasi hindi ako sanay. Hindi ako sanay. Sa alam mo, ganun, ako ang yabang ko nung, yung, walang snow, pero ang lamig. Inutusan ako nung ano nung stepfather ko, sabi niya may kukunin lang sa backyard. Naka-pek-pek shorts ang lola mo, oh, 'di ba? Yung ganun na shorts, yung maikli kasi 'di ba ganun sa Pilipinas, yung usi maikli shorts naka-sando. Ako naman, 'di ba, syempre sa loob ng bahay ang init kasi naka-heater. Paglabas ko, sabi ko, ay kaya ko siguro yung lamig. Sabi ng ni papa, papatawag ko eh. Sabi niya, kunin mo muna 'yung ano sa backyard. Sabi ko, okay.
hindi ako nagja-jacket. Sabi ni mama, mag-jacket ka, malamig. Eh, anemic ako. Tapos meron pa akong ano, mabilis pa akong magkasakit. Sabi, mag-jacket ka. Sabi ko, hindi, okay lang. Hindi naman malamig. Sabi ko, yabang-yabang ko. Shorts ko ang ikli-ikli. Tapos pagbukas ko ng pintong ganun, sabi ko, oh, shit. Sabi ko, ang lamig. Oh, sabi ko, ang lamig. Sabi ko, mama, sabi ko, ikaw na lang bumaba, ayoko, ang lamig. Parang yung buhok ko nag-ano, yung nang oo, tapos ba, yung basa, hindi naman, parang damp yung buhok ko that time. Tapos sabi ko, oh, shit. Sabi ko, ang lamig. Sabi ko, mama, ikaw na lang yung bumaba. Sabi niya, ayan, ang yabang mo kasi. Sabi ko sa'yo, mag-jacket ka. Yabang-yabang mo, bumaba ka ng naka-short lang, ganun. Na-experience yun na yung maligo ka. Di ba sa Pilipinas, maliligo ka, tapos basa buhok mo, tapos air dry lang. Oo. Pero dito, ako kasi, naliligo ako, tapos after yung air dry lang, tapos lalabas ka, ang lamig-lamig, tapos parang nag-yellow-yellow na yung buhok mo. Oo. Parang titigas. Tumitigas na yung buhok. Tapos alam nyo, tinatakot pa ako ng nanay ko that before. Sabi daw nila, pagka lumabas daw ako, tapos hindi daw ako nag, ano yung earmuff or nagbonnet, matatanggal daw yung tenga ko. Takot na takot talaga. Alam mo, dati para akong tanga. Lumalabas ako, nakaganyan ako. Oo, nakaganyan ako kasi natatakot akong mahanginan yung tenga ko kasi sabi ng nanay ko, pagka lumamig daw yung tenga, bigla na lang daw mahuhulog na ganun. Alam mo yung parang sabi ko, para akong tanga, naniwala ako sa ganun. Okay lang, kasi ano ka pa nun eh, baguhan ka pa. Kaya masarap anuhin. Oo, alam mo yung niluloko ka, oo, inuuto kayo, ganito yung mangyayari sa'yo. Ako naman si tanga-tanga, ay talaga, ganun-ganun. Parang sabi ko, oh my God, ngayon na sanay na ako sa lamig, sabi ko, tanga ko dati, naniwala ako. Pero at least you can go back to those memories. Oh, it was fun. Oh, pero ito mga best, sige, mag-share na tayo ng experiences. Yeah. What are your unforgettable memories when you started? Ano yung mga experience mo na talagang pag binalikan mo na ngayon, sa grabe talaga yun, nakakatawa. Yung nakakabago sa'yo when you came here. Good or bad? Sa akin, yung nakaka-excite pala no pag malaman mong ano, my first job ka na. Kasi hindi ako nag-work sa ano eh, sa Pinas. Oo, lalo na mahirap maghanap ng trabaho dito. Mm-mm. Yeah, yun ang hindi alam ng mga tao. Yung first job ko is sa Mount Olympus. Wow. Uy, gabi, Mount Olympus ka pala? Sa theme park. park. Ano experience mo doon? Masaya kasi nakakamit ako ng iba't ibang race na tao, tapos yun, may marami akong friends noon, iba't ibang lahi. Tsaka bagets kasi to bicycle eh, bagets, alam mo yun. Parang yung memories niya is ano, millennial kasi ito. So wala murag okay ra nimo nga kuan. Ako when I first came. Ay, grabe. So, when I first came here, di tayo iyak. No, ano? May clinics. Ay, grabe siya. Kleenex? Ayun na! Kleenex! Ano yung sa kanila? Kleenex! Ano yung sa'yo? Ano yung sa'yo? Secret! Indoor. Inder. Inder. Ay, ikaw lang sa akin. Hindi, wala akong. Hindi! When I came here, grade 6 ako. And, eto sad. Pero, when I came here, I was 6. 6th grade, in grade 6. Tapos, hindi kasi maganda yung English ko nun. Diba? Kasi parang fresh off the boat kayo. Yung accent mo man, hi, how you doing? Ghetto? How you doing? Ghetto? How you doing? Ghetto ang best at how you doing? Hindi ako marunong, I didn't really, I didn't speak good English. So I was always making, talagang tinatawanan. Nabuli ka. Hindi man sa, in a way, yes, I guess. Kasi parang they made fun of me. Parang in-emulate nila yung salita ko. Yeah. Then I moved to kasi private ako nung una eh. I was in a private school and then my parents moved me to a public school. I think mas malala yung public school kasi, di ba may English class. Then, nag-ano, palagi akong F ng English kasi may essay. Kung kainis talaga, hindi ka talaga marunong. And then, like, for lunchtime, I really don't talk to anyone. Kasi nga, yung English ko, hindi na ako sasalita kasi they always made fun of me. Yeah. So, pupunta ko sa bathroom. Doon ako makakain. Really? Kala ko sa movies ko lang nakikita no, yan. No, it's true. Talagang nangyari sa akin yun. I really like, parang bang I'm like,
man, my life is so sad. Really? Yung time na yun. Kasi ayoko na magpakita dahil, you know, they look, parang bang alam mo yung nakatingin sila sa'yo, and then, masama yung tingin parang, nila sa'yo. Oo, parang feel ko na tinatawa na nila ako. So yeah, I started eating in, bathroom. In the bathroom. Okay, but what saved me? Movies? What saved me? Hindi man sa save, pero nag-gain ulit yung confidence ko. We had a choir class. Eh, yun naman kasi yung forte ko. Yung pagkanta. So, talong kumanta talaga ako. So, then, sumali ako ng choir. And then, sumali ako ng, nasa yearbook club ako. Napipicture ako. Hanggang sa na, dumami na yung, ano ko, na, hi, hello, mga ganyan. May pagka-nerd din kasi ako minsan, dati. And then, after that, then I started joining sports. Kasi, mahilig naman kasi ako sa sports. So, dun ano. But that was one of the most unforgettable moments. Actually, yung sinabi mong sa movies mo lang yan makikita, akala ko rin din sa movies ko lang totoo din yan. Totoo pala yung mga ganun. Marami din kasi talagang bullies dito, lalo na yung mga racist dito. Mm-hmm. Na-experience ko talaga yan, yung pag-Asian ka, inaano ka nila. Talagang na-experience ko yan dito. Hindi ko pa yan na-experience. Hindi ka naman kasi mukhang ano. Kasi ito, matong outgoing kasi to si Ira. Ako kasi, parang mukha na nga akong Pilipino, mukha pa akong Mexican. Alam mo yun, yung parang, yung daddy ko is Mexican kasi. Ah, okay. So, parang ganyan, parang nag-combine yung yung pagiging racist nila sa pagiging Pilipino ko at saka sa pagiging Mexican. Pagiging Hispanic, yung parang ganun. Minsan parang dati sa work, na experience ko dati sa work, ay day, hindi nila alam na Bisaya ako. Hugoy. Oo. Hindi nila alam na Bisaya ako. Tapos nagta-trash talk sila. Kasi nung time na yon, parang naging bet ako ng DON. And then kasi syempre galing kang Pilipinas, magkakaano mo lang ng trabaho, syempre masipag ka, ganun. And then nung time na yon, hindi nila alam na Bisaya ako. Siguro hindi rin nila alam na Pilipino ako kasi nagpa-blandi na ako, ganun. Tapos hindi ako nagsasalita. Trabaho lang kasi yung ano ko talaga sa work is I'm not working to make friends, I'm there to make money. Ganun, so hindi ako nagsasalita. Tapos narinig ko, hindi ko alam kung nurse sila o I don't know kung nurse, LPN, mga whatever. Mga Pinoy ba? Siyempre. Oo. Dilira, puti. Oo. nagbibisaya sila. Bisaya. And nag-aano sila, ah, sip-sip. Kana, na yung parang, yung sa Bisaya, sinasabi nila Bisaya na sip-sip, yung parang nag-aano sa DON, yung parang may kapit kasi, kaya ganyan, paborito, hindi nauutusan, hindi pinapagalitan. Nakikinig ako. Tapos, nung time na yun, parang meron silang sinabi na na-offend ako. Na-offend talaga ako na, oh, kung hindi naman yan aanuhin dito kasi ganito, ganyan. Tapos sabi ko talaga, kasi ako prank ka ako eh. Sabi ko talaga, in Bisaya, sabi ko, na may problema. Nagulat sila, te! Nagulat. Tapos sabi nung isa, sabi niya, ay, Pilipino ka pala? Ay, hindi. Sabi ko, Tapos yung accent ko, tapos sabi na, ay, kailan ka dumating? Parang iniba nila yung usapan, yung ganun. Sabi ko, grabe no, pati pala Pilipino. Ganun. Tapos na-experience ko na rin yung mga racist na yung mga ibang lahi na talagang, wow, grabe makapanlait sa Pilipino. Parang feeling nila. Ako noon, wala pa ako ka-experience sana. Hindi ko pa na-experience yung ibang lahi. Mas masakit. Mao. Oo, kasi talaga yung English nila, nasasaktan ka na dahil inaano ka nila, nasasaktan ka pa dahil hindi mo maintindihan yung sinasabi nila, ang bilis-bilis. What you doing? Oo. Tapos hindi mo maintindihan saan ka magpo-focus, yung sa emotional damage o sa naririnig mong ano yung sinasabi nito, parang double kill. Double kill. Pardon? Hindi ka na sasagot. Pardon? Hindi mo na sila kayang sagutin. Excuse me? Ganun lang sasabihin mo. Excuse me, tapos pag nagsalita niyan, oh okay. Ganun na lang. Yeah. Ako sa ano ba? May experience din ako yung kasi bata pa ako nung nagsimula ako eh. So, I think now meron ding mga parang naging Americanized na ako. Pero dati, hindi ako makalabas kung wala ng kanin.
Alam mo yun, kasi kanin is life. So dati, ay, kahit nasa ano, nasa mga restaurant kami, may dala akong kanin. May Tupperware akong kanin. Yes, kasi hindi talaga ako mabuhay na walang ganyan kanin. Din kami ng friends ko nung, ano, nung bago pa lang kami dito. Palagi kong nagdadala ng rice cooker sa KFC. Really? Oo. Hindi mo bayan kung masasaya yun. Yung magdala ng ano, yung magdala. Well, hindi naman kasi kami kumakain sa labas. Mga party-party kasi pinupunta namin. Kaya ganun. Hindi, yung mama ko kasi hindi mahilig kumain sa labas. Basta talaga nung nandito, alam mo yung parang hindi ko na-experience yung social life. Kasad ba ang imo experience? Sa totoo lang, oo. Parang kasi yung mom ko that time, she was going through something. She was going through deep path that time. Kaya nung time na yun, hindi ko pa siya maintindihan kung bakit ganun siya. Kasi parang I was selfish nung time na yun. Parang, ay gusto ko na, tapos feeling ko yung mom ko is palaging nakaharang lang. Gusto ko ng ganito, gusto ko na, pero si mama, ay hindi, ganito ang dapat mong, katulad ng yung pagka-college ko. I wanted to do something else, but she wanted me to do something else. So, syempre, you have to respect what she, well, typical mom, gusto nila nurse. Mm-hmm. Oo. Ay ako, that time, sabi ko, ayoko maging nurse. Hindi ko field. Gusto ko magluto. Pero nabuisit ako sa school namin. May height requirements, mga bes. Gabi talaga. Oo, HRM sa atin, di ba? Sa school natin, magkaano kami? Same college. Oo, HRM, may height requirements. May height requirements? Hindi ko alam. Day, ang tagal bago ko tinanggap. Kailangan pang pumunta ng lola ko bago ko tanggapin. Talaga? Oo, nag-nursing ako. Oo. Tapos sabi ko talaga sa nanay ko, hindi ko talaga gusto ang nursing, ma. HRM sabi ko, talaga. Gusto ko talaga magluto. Yun ang gusto ko. Uh-huh. Yung time na yon, kahit labag sa loob ng mama ko, yung lola ko naman ang na-explain. Sabi niya, hayaan mo yung anak mong gawin yung gusto niya. Eh ngayon, nung time na yon, nag-enroll ako sa IIT. Oo, yung ano yun, Mindanao State University. Yun yung parang MSU IIT. IIT. Yeah, MSU IIT ang tawag namin doon. So, nag-enroll ako doon, para sa mga matatalino yun. Uh-oh. Hindi na naman ako natanggap. Oo, kasi para sa matatalino. Aside so, para sa matatalino. hindi ka rin pumasa sa ano, sa Gen Ed? Ay, hindi ko in-applyan. Hindi. Doon napunta yung mga ano eh, hindi pumasa sa kanila. Hindi kasi pinush ko talaga yung HRM kasi yun talaga ang gusto ko. Eh, nung time na yun, may mga professor doon na classmate ng lola ko. Mm-hmm. So parang meron akong backer. Tapos, pero nung pagdating na nga sa test tsaka sa height, bagsak ang lola mo. Kasi sabi ng lola ko, sabi niya, o sige, doon tayo sa ano, St. Michael's. Oo, kasi nag-nursing ako sa ano eh, sa sanitarium. Oo. Tapos, nag-HRM ako doon sa Michael's. Ang tagal bago nila ako tinanggap, kailangan pang pumunta ng lola ko. Para lang tanggapin ako, kasi nga ang liit ko. Hindi ko alam yan. Alam nyo ba, 4'8 lang ata ako o 4'9? Kwan, di ba, Kwan na, are you considered na midget? Ba na legally midget? Ay, grabe to sa akin, oh! Mas malala to? Di ba? Considered ba? Mas malala to si Best Sidecar. Pero, oo, kasi maliit talaga ako. Mas yung 11, yung stepson ko, si J.M., mas matangkad pa siya sa akin, 11 years old siya. Mm-mm. Okay lang yan, Teng. Sarili kong, yung anak ko ngayon, uh-oh, yung bunso, binubuli pa ako sa height ko. Sabi okay niya, ma'am, I'm gonna be taller than you next year. Sabi okay ko, lang yan, wow. Kasi ano, short but... Small but terrible. Small but terrible. Pero ganun talaga. Pero tingnan mo naman, kahit man na ganyan yung life mo, yung pinagdaanan mo that time, but look at you now, you're successful. Yeah. Yun nga, on the brighter side nga, lahat ng masasakit na napagdaanan ko, it was my motivation. Yung parang sabi ko sa sarili ko, ayoko nang balikan kung ano yung nangyari sa akin before. And ayokong makita ng mom ko na I'm weak. Kasi before, parang, I was weak before. Parang hindi ako marunong lumaban. I cannot even stand up for myself. Like, iyakin kasi ako. Madali akong paiyakin. Konting, sabihan mo lang ako, ang taba mo, iiyak na ako nun. Grabe naman, sabi ko, nagagawa na example eh. Hindi. Pero ngayon, hindi na. Yung mga ganyan na pag may nang bubuli sa akin, hindi, I really don't
take it offensive na. Parang I'm so amazed sa sarili ko na pag may nanlait o nang bully, parang, Kebs, so what? Bakit may ambag ka ba sa buhay ko? Love na love ka naman ni Kuya JR. Kasi dahil sa mga experience mo na... It made me stronger. It really made me stronger. Lalo na nung nakita ko yung pinagdaanan yung ng mom ko, I was really, sabi ko, lalaban ako para sa nanay ko. Parang, I will fight really this battle for my Pero mom. Pero I think hindi lang ikaw ang... na nakaranas ng ganyan. I think marami talaga. Oo, I think I know sa story na, you know, the dad left for, and yung bata 3 years old pa lang, ngayon nandito na as a nurse. They don't know how to communicate. Parang ganun. So a lot of ano na hindi ka nag-iisa, yeah, best gen. Ang hirap. Pero look at you now talaga. Oo. Talagang upload talaga ako sa iyo. Businesswoman ka na. You look very happy. Pag tinignan ko nga, sabi ko, wow, parang ibang yung iba, yung parang pag na, na pag nagre-reminisce ako, yung parang sabi ko, wow, dati parang ano pa lang ako, parang isang kahig, isang tuka, ganun, yung parang pag may gusto ako, parang nagdadalawang isip pa ako, yung ganun, yung parang palagi akong ano, hindi naman sa ano, petty ako or something, no? Palagi ako naghahanap ng attention, ng love. Ngayon yung parang okay lang. Parang I've learned to love myself, just myself. Mm-hmm. Kasi yun ang palaging sinasabi ng mama ko, na you cannot love somebody else if you don't love yourself. You have to love yourself first talaga. True. And yun yung dati na hindi ko talaga magawa sa sarili ko. Kasi parang I was so focused na gusto kong mahalin mo ko. Parang hindi ko naramdaman yan. Love me. Like, give me attention. Yung ganun. It's because hindi ko nagsama eh. Actually, ate mo, ba't ba na ate kita? Okay lang. Best gen. I can relate to that. Kasi my mom came to America when I was 6. So, nagkalayo kami for like 5 years. Wow. I already came here. 6 years ba? 6 plus 5, 11. Tama. So, same thing, like there was a gap na, alam mo yun, same thing, parang there's a hole na, parang you want attention, you want everything, and you don't understand kung ano ang, it's a totally different life, it's a totally different ano. So there was a lot of back and forth. Tapos si mami, puro trabaho, but at the same time, parang, di ba? So, because, of course, at the end, yung sinasabi kasi sa akin palagi na, we have to work to provide for you, blah 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 blah, yeah. Diba? And I think for us na galing Pilipinas, we didn't understand that. Hindi natin naintindihan ang kultura dito sa Amerika. Yes. That's yes. When we started. So parang galit tayo sa buong mundo. Oo, kasi parang palagi lang tayo iniiwan. Oo. Dito mo dinala dito, wala akong kalaro, hindi ka makalaro sa labas, hindi ka maka ano, tumbalata, hindi ka kapatintero, di ba? Oh, yeah. Wala talaga yung kung ano yung nakasanayan mo, wala dito. Wala parang dito. Mahirap mag-adjust, lalo na wala palagi yung family mo. Parang you feel alone. Parang gusto mo siyang gawin pero hindi mo magawa kasi syempre baguhan ka dito. Ako sa personal experience ko nung time na yun, gusto kong maglagala. Gusto kong pumunta dito, gusto kong pumunta doon. Pero hindi ko magawa kasi yung mama ko, she needs to work. Yung stepfather ko, meron kasing sakit sa puso yung stepfather ko, so we can't really rely sa kanya kasi baka may mangyaring ano pa sa kanya. So nung time na yun, pag wala si mama, nasa bahay lang ako nagmumukmuk. Tapos pagka umuuwi siya ng bahay, nai-excite ako kasi nung time na yun, nahihiya pa nga ako kasi hindi ako comfortable. Kasi syempre, kakarating ko lang dito, parang naging stranger yung mom ko and yung stepfather ko sa akin. Kumakain lang ako pag dumadating na yung si mama. Yeah. Kasi nahihiya ako sa stepfather. Kasi sa Pilipinas, di ba, lahat tayo kakain. 7-12-5. Kain na, di ba? Hindi ka kain, bahala ka dyan. Kasi tapos pagdating mo dito, parang, sige, ikaw na lang, may pagkain na dyan. Doon talaga magluluto. Ikaw lang mag-isa. Ikaw lang pala kaya marami na de-depressed. Nakaka-homesick. Alam mo, yun talaga, it really gave me depression and anxiety. I really went to the deep hole. Tapos,
galing, kakapanganak mo lang. Kakapanganak ko lang. Nang time na yun, sabi ko, gusto ko nang umuwi, gusto kong makita yung anak ko. Dapat pala hindi na. Ang dami kong regrets nung pumunta ko dito. Parang yung time na yun, may sakit yung anak ko. Parang gusto ko nang umuwi. Gusto kong umuwi. Nagkasakit pa yung lola ko na nagpalaki sa amin. Tapos meron kaming adopted na na bata. Inampo namin siya kasi yun ang request namin, magkakapatid. Kasi ako lang ang babae, so gusto namin ng isa pang babae sa family. So nag-adopt kami. And I was so, so attached to her. Kasi nung in-adopt namin siya, ako talaga yung parang ako yung naging nanay niya. Ako yung nagpapalit ng lampin, ako nagpapadede, ako yung nagbabantay. Alam mo yung to the point na yung lola ko, hindi na ako pwedeng umalis kasi kailangan kong bantayan yung baby, ganyan-ganyan. Mm. Tapos nung nandito na nga ako sa Amerika, I really missed her like so much. And then she died when I left. No. Oh, my God. She died. Bakit? Ano kasi siya eh? Diabetic kasi siya. Tapos, nung time na yon, nung papaalis pa lang kami, parang sabi ko sa kanya, I'll be back, I'll be home. And then, sabi ko sa kanya, saglit lang ako sa Amerika. Tapos, nung time na yon, sabi niya, ate, huwag kang umalis, ganun. Sabi ko, I'll be back. Sabi ko, ayaw mo nun, pag nag-birthday ka, may pang-party ka na, ganun. Mm-hmm. Tapos, nung, siguro, just a year, I was just here in America, for a year, and then everything just shut down with her. And then, nagulat na lang ako, ginising ako ng mama ko, sabi niya, patay na si Visha. Talagang nagsisigaw ako. And then, nagwala talaga ako kasi I felt so helpless. Sabi ko, ba't hindi niyo tinulungan? Yung ganun, bakit hindi niyo dinala ganito, ganyan? Although she died sa hospital, pero yung fact na hindi ko matanggap na wala ako dun, nung namatay siya, my family knows na kahit adopted namin siya, I was so, so attached to her. Like, kahit magbo-birthday na siya sa March 21, she's turning 24 sa March 21. And every time na magbo-birthday siya, dun talaga yung parang nabubuhas. Sabi ko, sana pala hindi na lang ako umalis. Sana naalagaan kita bago ako umalis. Aww. Yung ganun. Kasi when I gave birth, inalagaan niya din yung baby ko. And then, nung time na yun talaga, sabi ko nung namatay siya, I was so sad. Sabi ko talaga sa mama ko, gusto kong umuwi kasi I wanna see her. And then, nung time na yun, wala pa ngang proper communication, yung hindi ko man makita yung mga picture niya. And then, wala pang Facebook nung time na yun. Meron naman, pero hindi pa talaga ano yung Facebook that time. And then, ang tagal kong nag-recover sa death niya talaga kasi parang, nung since baby siya, ako na nag-alaga sa kanya eh. And then, dala-dala ko siya everywhere I go. Pumunta man ako sa Iligan City. Yeah. O ano, dala-dala ko siya kahit saan. Para akong nanay niya talaga. And then, yun nga, nung pagkaalis ko, yun yung parang, nung nandito na ako, sabi ko, paano kaya yun? Parang, namimiss ko siya, yung ganun. Yung anak ko, namimiss ko. Namimiss ko yung inampo naming baby. Tapos, sabi ko, sa kanya, nung nag-usap kami before she died, sabi ko sa kanya, because she died, I think, 3-4 days before her birthday. And sabi ko, sige, magpalakas ka lang. Sabi ko, bibigyan kita ng birthday party, yung parang princess party. Kasi yun ang wish niya talaga. Meron na siyang dress, nabilhan na ng dress, lahat. And then, nagulat na lang kami, nasa ospital na siya, nakomatose. Kasi yung sugar niya noon was always above 500. Always. She went blind. And and then talagang nag-decline na yung mga organs niya. And then nung time na yon, sabi ko, laban lang. And then natutulog lang ako noon, and then ginising lang ako ng mama ko, sabi niya, wala na, patay na. And then talagang nagwawala ako noon talaga yung banyo, sinuntok-suntok ko yung door ng banyo. Ang hirap niya, no. Like, yeah. Alam mo yung feeling na helpless ka. Yeah. Lalo na pag and yung situation, mga situation na hindi mo alam, hindi ka makauwi dahil sa work, dahil sa ganito, ganyan-ganyan, walang pera, ganyan. It's very hard. Na parang mabuang, di ba? Parang mabuang na, what do I do now? Kasi nandito ka. Yan din yung mga factors na bakit minsan nadidepress ang mga tayo dito na bago-baguhan. Lalo na pag baguhan ka, parang wala kang friends, wala kang kasama.
you have no one to lean on to. Di mo alam how to do the works here, yung kultura, yung kahit ngayon pera, yung coins, di ba yung coins dati? Ay, yung coins nila dito, di ko alam kung magkano yan. Oo. Hanggang ngayon, hindi ako marunong tumingin ng penny, tsaka dime. Hindi ako tapos alam mo yung, yung sabi nila, okay, give me a penny. I'm like, which one is that? Ganun ako. Noon, nilalatag ko talaga yung ano, nilalapag ko yung mga coins. Nilalapag. Sige, laban mo yan, Ira. Sige, kaya mo lang yan. Kaya mo yan. Sa harap ng... sa cashier. Oh. Oo, alam mo, naging ganun din ako. Minsan, ang ginagawa ko na lang, sabi ko, which one? Kasi, sabi, in-explain ko talaga, oh, I don't know which one is the penny, which one is the dime. Hindi ko talaga alam. Nagiging honest talaga ako kasi, kesa naman magmarunong ako na alam ko, tapos sasabihin mali pala. Oh, mali pala. Alam niyo mga besh na experience ko talaga yung, nung nagda-drive na ako ba? I started driving when I was 16. Tapos, di ba sa mga I-pass, yung toll gate, may mga harang yun. Eh, wala akong toll. Ay, wala akong yung... Toll. Ayan na, I told you. Hindi daw siya maano. Sabi mo, hindi. Tama naman kasi toll. Toll. Sabi mo kasi toll. Toll. Hey, toll. Yung ano. Parang si Ira sa group chat, si Best Ira sa group chat, sabi niya kay Derek Eric, sabi niya, magpapatol ba daw si ano si Derek Eric? Anong tol? Imbis na magpapol. Magpapol, di ba? Oo. Tol ang sinabi niya. O, di ba? Balik ako sa story ko. Wait lang. Sige. So, di ba, yung responder, tapos mag-i-scan, tapos bubukas yung ano. Eh, wala ako nun. Eh, hindi, ayaw magbukas nung ganun. Eh, pagtingin ko dun sa bintana, so, ang daming coins ah. Binaba ko siya! Promise! As in, binaba ko siya! Ang daming linya! Naglinya ang cars. Ah, walang pa. Kuha ako na. Nilagay yan. Nagbukas siya. O, di ba? Oh my God! Diskarte lang yan. Kinuha mo yung coins? Tapos, ano yung, may friend ako. Tapos sabi niya, I don't have coins. Ako, Go down. Get out of the car. Get the coins. So, ginawa ko talaga yun. Naghanap ng kasama. Nag-recruit. I think I was one of... Hindi na picturean. Kasi may camera doon, di ba? Ay, grabe. As in. Wala talagang hiya noon. As in. Sabi ko, bahala kayo. Maghintay niyo dyan. Eh, ano, bumukas eh. So, yeah. Nag-recruit ba talaga siya? Napag-usapan kasi natin ang coins. Sabi ko, yan talaga unforgettable moment ko na... Lumabas ako ng sasakyan para kumuha ng coin sa toll. Oh my God. Sa toll. Oh my God. Sa toll. So, yan. Ikaw. Ano? Ikaw, Best Ira, hindi ka pa nagsasalita Naubos na laway ko sa iyo. Kaya nga. Kanina pa kami kwento ng kwento. May ano ako. Sige lang kayo. May bad memories din ako. Ano ba syempre, bad kasi memories kasi ako lang yung mag-isa dito, diba? Oh. Nung pumunta ako dito, sa Wisconsin Dells pa ako, wala akong kakilala. Pero at least may ano ako, may best friend ako noon. So siya pa lagi yung kasama ko. Ganun. Dito muna siya naging best friend? O sa Pilipinas? Sa Pinas pa. Ah, okay. Magkasama kayong pumunta? Oo, magkasama kaming dalawa. Tapos, ano, yung ano ko lang namin, yung ginagawa lang namin, parang work tsaka apartment. Work, apartment. Tapos kailangan kong matutong mag, ano talaga, magluto. Kasi pag hindi ka marunong magluto, naku, wala kang makakain. Tapos, mahirap pa naman sa Wisconsin, wala masyadong Filipino. Tapos wala pang Filipino store doon sa wala Wisconsin masyado. Dells. Wala. Yeah. Wala talaga. Wala talaga. Wala talaga. So, ano, na-homesick ka na? Na-homesick talaga ako. Paano mo na-overcome yung homesick mo? Ano, iniisip ko lang na, para to sa family ko, para makatulong ako, para, so pangbayad sa mga utang, mga ganun. Tapos, yun na lang yung palagi kong iniisip to make me stronger. Tapos yun nga. Nakakilala ko ng yung boyfriend ko noon. Ex na? Best. Ex-boyfriend. 18, 19, 20, 21, 23. 6 years na ka din. Sabi niya, 18, 19, 21, 23. Nawala yung 22! Biglang shortcut! Pinakinggan ko talaga sabi niya, 18, 19, 20, 23. Mahilig siya mag-shortcut! Wala mo! Understood. Eh, yun na nga. So, pinatira niya ako doon sa bahay niya. Ako yung nag-manage siya sa bahay, ganun. Tapos pinatira ko din yung best friend ko doon sa bahay. Tapos,
palaging tinatawagan yung mommy ko para mawala yung homesick ko. Tatawag ko siya kung paano pa magluto nito? Kasi gusto kong kumain nito, ganon, ganon, ganon. So, nagvi-video yung mommy ko. Yung nagvi-video naman, yung ano ko, yung pamangkin kong babae. Siya yung taga-video. Tapos sinasend vlogger si mommy. Sinasend lang nila sa akin. Ano yung talaga nagluluto si mommy mo, binivideo? Oo! Oh, oh. Para matuto. Wow. May tutorial. Live tutorial pala yung nagaganap. Hindi pa uso ang YouTube tutorial ng time na yun. Wala pang TikTok, walang mga FB Reels, ganun. Kaya mahirap. Mahirap. Pero ito kasi millennial na kaya masyadong updated na lahat ng ano pwede ng turuan online. Dati, Diyos ko, kung alam mo lang, yung struggle is real. Namimiss ko kasi yung ano, yung luto ng mami ko. Kaya gusto kong i-follow yung ano niya, yung steps niya, kung paano niya niluluto yung mga paborito kong foods. Ah, kaya ka ba nun natuto magluto? Oo. Wow. Echarem ako ha, pero... Echarem. Ano ba? Lumaba yung pagkabisaya. Echarem. HRM. Wala na talaga. Echarem. HRM. Yun. Pero nung ano, nung after 1 year, yung ex-boyfriend ko, binigyan ako ng puppy. Ito na siya. Ah, ito pala. Ay, may remembrance. Oo. Meron pala kayong bebe. Ito buti yun na eh. Nga na binigay niya sa akin to kasi hindi ko alam na mag-ano pala kami. Ito yung ano mo. Unexpected love. Yeah. Sa kanya ko binuhos lahat ng love. Wow, ang lalim ng hugot. Oh, yes. Tapos siya naman, siya. Sa kanya ko nakukuha yung mga love. Aww. Ay. Nag-uusap kayo? Oo! Hindi kasi talaga, di ba, mga aso, sa aso, diba? Yes. They're so loyal, they're so loving. Hindi katulad ng yung sa atin, no, sa Pilipinas. Diyos ko, ginagawa pang pulutan, no? Oo, di ba? Oo. Asong kalye. Oo, dito talagang sila. They treat dogs like their kids. Their kids. Oo. Like, yun din, isa din yan na, ano, na factor. Isa siya yung nakapa-overcome din sa akin mo. Sa mga homesickness oo. Mo. Oo. Tapos kasi after, puro kaman din party god. Hindi pa. After hindi pa a daw, year, hindi pa. Nung nag-break kami ng ex-boyfriend ko, buti na lang pinayagan na akong ano, dalhin nito. Si kasi alam niyang ako lang mag-isa dito. Wala. Grabe talaga yung boyfriend mo na yun. Sino ba yun? Kilala ba namin to? Kilala ba namin yan? Magpe-Pinoy henyo tayo ngayon. Huwag nang mag-name drop. Pero kasi ano, photographer ba? That was a blessing in disguise mo siya. God sent that person to you. Yeah. To help you in the time of your alam mo, totoo yun. And that's mga, the beauty. That's a beauty talaga ng... Well, that's the beauty of God. Alam mo yun, God knows our circumstances. Even without praying about it, sometimes God brings people in your life when in that right time when you need totoo. Them. Kasi that's the only way. We cannot live, you know, we can't solve whatever problems we have on our own. Sometimes marirealize mo na I've been praying about this, pero alam mo yun, marirealize mo na after when you already overcame that struggle. Totoo yan. Talagang totoo yan. Kasi nung time na yun na parang, alam mo dati kasi suicidal ako. Talagang suicidal. Gusto kong pakamatay. Yung mga pills, gusto kong inumin lahat. Ganon. Pero alam mo, kung sino binigay sa akin ni Lord para, ano, yung anak ko. Yung bunso. Kasi I was really, really on the dark side. And then parang yung pinanganak ko yung anak ko, parang sabi ko, I want to live. I want to change my life. Nagkaroon ka ng purpose, te. Oo. Parang, sabi ko, parang he gave me something para to hold on. Something to hold on na parang ito yung insurance mo para life is amazing. Ganun. And I'm very glad din na hindi ka, alam mo yun, although yeah, nakalabas now talaga you acknowledged ako. It na ganito ako dati, but look at me now. Oo. Alam mo yun. Talagang nakalabas. I was really ready to give up. Talagang sabi ko dati, gusto ko nang mamatay. Yung ganun. Yeah. Yung parang, I just want to disappear. Parang wala namang nagmamahal sa akin. Yung ganun. Parang, nobody loves me anyway. I really felt like nobody loved me. Mm-hmm. I really felt like nobody loved me.
And then sabi ko, mas mabuti pa siguro ma-dance na lang kasi siguro everybody happy. But then, I had my second born. Sabi ko, God gave me the purpose to live talaga. Parang hindi ko pa time. Parang, oy, hindi mo pa time. Meron ka pang purpose. So now, blessing talaga yung ano mo. Oo. And then, nung dumating talaga yung anak ko, sabi ko, I want to change my life. Mm-hmm. I wanna good. Do better that's, for my really son. Mm-hmm. Ganun. That's good. So kung si ating, si Best Jen ay yung anak niya, ikaw naman si Mocha. Si Mocha. Oo, si Mocha. Ikaw naman, yeah. Best Sidecar. Sino yung parang naging ano mo? Ako kasi, nung time na yun ha, in that time, when I first came here, yeah. I had my mom, there's a lot of us here. Yung cousins ko, and then, we go to church, so like, I wasn't really, alam mo yun, I wasn't really homesick, cause ang daming activities. Yeah. Like every, noon dati malala ko, yung bowling talaga, hindi ko rin makalimutan yung bowling na yan. Kasi, I didn't know what bowling was. Hindi ko alam. Oo, wala yan sa atin. Wala. Meron man, pero hindi natin afford. Hindi natin afford. Mahal. Yes. Oo, so imagine every Saturday nagbo-bowling kayo. Oo, diba? Every Saturday kami nagbo-bowling. Bowling is life. Every Saturday, lahat-lahat makasama ko galing sa church, nabobowling kami ganyan. So, I wasn't really homesick-wise. I wasn't really, ano, kasi bata pa ako and then I had friends. Alam mo yun? Yeah. Most of my experiences is all about sa school system. Feel na feel ko pa dati na ang talino-talino ko kasi parang advanced na ako yun. Diba kasi sa school system? Uh-oh. But, you know, that was mostly of my experience. Tsaka sa mga food. Like, hindi ko alam mo ano yung mga Mexican food, yung mga enchiladas. Ano ba yan? Tacos. Ang hirap mag-adapt sa ibang food. Nakaka-ignorante. Diba? Oo. Ang hirap mag-adapt sa ibang food talaga. Best. Yung pancake na yan ba? Hindi ko talaga alam yung pancake na hot cake ang tawag ko dyan. Hot cake ang tawag ko dyan talaga. Diba, wala mang syrup sa Pilipinas. Oo, margarine. Tsaka sugar. Margarine sugar. Oo. Ay, yan na experience best, nakakatawa yan. Nag-order ako niyan sa McDonald's. Oh. Breakfast ba? Papunta ako nun sa school kasi nag-aaral ako that time. Pumunta ako sa school. Sabi ko talaga, I want one hot cake. Sabi talaga nung ano? Sabi nung babae, sabi niya, I'm sorry? Hindi ko pa alam yung I'm sorry is expression. Tapos sa isip ko, sabi ko, bakit kaya nagsusorry to? Hindi ko talaga mag-gets. Alam mo yung ganun, sabi niya, I'm sorry? Sa isip, natameme ako, sabi ko, bakit kaya siya nagsusorry? Sabi ko naman, oh, can I get one hot cake? Inulit ko ulit! Sabi ko, oh my God. Tapos, sabi na lang nung katabi ko, siguro nag-gets niya ako. Hindi ko alam kung Pilipino yun or sabi niya, I think she meant pancake. Sabi ko, pancake pala. At saka sabi yung ko, sa parehas din yan sa ano? Sa parehas? Sa steak. Parehas. Ay, steak yung steak. Anong gusto mo? Rare? Medium rare? Ay, oo. Na-experience ko yan. Well done. I want well done. Na-experience ko yan. Tapos ang tigas naman. Oo. Ano yung order mo, Ira? Well done. Well done. Sabi ko, ay, ba't sa iyo hindi luto? may pink pa, may pink. Roma, diba? Alam mo dati, baka magasakit ka niyan. Pagka ganyan na sosyalan na ano na pupuntahan namin ng nanay ko, nakikigaya ako sa order niya. Oh, I think lahat tayo, ganyan tayo ganun, dati. Ganun, parang kung anong order, sasabihin ko, ma, ano yung in-order mo? Ito. Sige, yan na lang din order ko. Ganun. Kasi lumalabas yung pagka-ignorante. Oo, minsan sinasabi ko sa mama ko, ma, ikaw na mag-order sa akin. Naging ganun talaga ako, parang nakakahiya. Kahit kaya ngayon, puro ako ano, kahit food trip ako kahit saan. Uy, bago yan ah, puntahan ko yan. Ganyan ako palagi. Oo. Kaya yung Korean barbecue, hindi talaga mawawala. Kaya ano na ma-experience nyo sa work, yung mga ganyan? Nung baguhan ko. Ako alam niyo nakakatawa ako. Kasi nung kakarating ko lang dito, nag-caregiver ako. Tapos, di ba syempre iba yung language nila. Mm-mm. Eh ngayon, ito, short, to make it short, yung pasyenteng inaalagaan ko, sabi niya, I have to go. So isip-isip ko, sabi ko, ano yung I have to go? Akala ko saan kami pupunta? Oh my God! Sabi niya, I have to go. Sabi ko, okay, let's get dressed. Sabi niya, what do you mean?
Sabi niya, sabi ko naman, where do you wanna go? Sabi niya, I have to go. Sabi ko, tawag talaga ako sa nanay ko. Sabi ko, ma, sabi niya, I have to go. Tapos, sabi ni mama ko, sabi niya, ay, syunga-syunga. Sabi niya, magbabanyo. Sabi ko, ay! Sabi ko, ganun ba yun? Tapos, hindi ko pa alam kung ano yung diba sa atin is ano, restroom? Ganun, uh-huh. Sa Pilipinas. Ang dami nilang term sa banyo dito. Diyos ko, comfort room, mga... Ano yung mga term? Restroom. Restroom de rin. Ay, hindi, may iba silang... CR sa atin. CR, oo, CR pala sa atin. Ganun lang, Juana, kay mag-ana din ko, where's your CR? Ha? Oo. Where's your CR? Parang iba yung term nila sa bathroom dito. Oh. Tapos yung may iba magsasabi pa, I have to go number one, I have to go number two. Sabi ko, anong kaya yung number one, number two? Alam mo yung nagtatrabaho ka, tapos parang tanga, sabi ko, tanga-tanga ko dito, parang hindi ko alam yung gagawin ko. Tapos palagi ako nakatawag sa nanay ko, ma, number one daw, ano yun? Ma, number two. Ganon, tapos yung mama ko, tatawanan na lang ako ng mama ko. Sabi niya, ano yan, iihi yan. O yung number two, magjejebs yan, ganon. Sabi ko, oh my God, dati talaga naiiyak-iyak ako kasi sabi ko, ano ba yan? Parang hindi, parang feeling, parang nung time na yun, parang, para, farang. Farang. Ayan na. Parang ano, diba, you're next! Diba, next na yan. Tapos, sabi ko, parang hindi ako makakapag-adjust nito. Parang, ano ko yung gagawin ko dito? Hanggang sa, sinabi ko sa mama ko, turuan mo ako ng mga terms na ginagamit ng mga tao dito. Para naman, pag nagpunta ako na ako lang mag-isa, hindi naman ako mukhang gaga na, ha? okay, ganun. Parang sagot ko na lang dati, okay, yes, yes. Ganun na lang ako dati para kahit hindi ko na naiintindihan, okay, ganun. Parang sabi ko sa mama ko, sabi ko, maturuan mo ako ng mga terms nila dito, yung mga sinasabi nila para at least... Kahit hindi ko maintindihan, magigets ko kaagad yung sinasabi, yeah. No. Ganun talaga. At the same time, nakakahiya pero nakakatawa. Pag naaalala mo ba, natatawa na lang ako. Sabi ko, dati ganito sinasabi ako dito, tatawag pa ako sa nang, ma, anong ibig sabihin nito? Ganyan. Ngayon, pro na. Hindi naman sa pro, pero at least naiintindihan ko na. Nakapag, anong tawag dito? Nakapag-adapt na rin ako sa mga terms. Sa linggo. Americanized. Sa linggo nila. Ang dami nating napag-usapan, mga bes. Grabe. Oo nga. From hardship. Hardship. Sa happy. Happy. Sige. Happy memory. Diba? Siya yung next? O, sabi ko sa'yo. Ganyan tayo. O, hardship. Really, pero, we had from hardship, from funny happy moments. Happy memories. Yeah. Happy memories. Mga good and bad memories. Yeah. Talagang, ang daming-dami nating gustong... i-share, pero of course hindi enough yung konting time na masyadong marami. Everyone has their own stories, diba? Yes. At eto na nga sa ating pagbabalik, real talk naman tayo, mga bes, with of course Best Jen, Best Ira, and Best Saikar, and dito lang sa You're the Best, because you asked for it. Kaya sila'y magbabalik. Ang mag-BFF na saya ang hatid. One more time, but twice the laughter, the fun, and kantahan. BFFs, kay Brosas and Pokwak will bring the energy and positivity straight to Chicago. BFF, kay Brosas and Pokwak. April 1st, 2023 at the Doubletree Hotel in Skokie with the One Radio Sessions Band and other Chicago performers. Call One Radio for tickets, 773-849-2985. Vince at 347-705-2967. Julie at 773-733-2068. BFF, Kate Brosas and Pokwan live in Chicago. Don't miss the opportunity to watch her very first live concert, Yumi Kapile. March 25, 2023. Get your tickets now. At ito na, nagbabalik ang You're the Best!
dito na nga tayo sa Real Talk segment natin, mga best. Ito na yung part na talagang mananakit tayo medyo ng damdamin, di ba? So, para sa inyo, mga best, ano yung Real Talk nyo para sa mga viewers natin? So, sa akin, lalo na sa mga ano, sa mga mag-isa lang dito, yung walang relatives talaga dito or walang kapamilya, please, don't give up. Just convert your ano nga yun, yung emotion nyo mindset. into positive way. At saka bisibisihan na lang para hindi ma-homesick, para hindi kayo makaisip na ano, na bad things, kasi my friend na din ako na na-depressed kasi hindi na niya kaya, tapos na-give up siya sa life niya. So I don't want you guys to experience that. That's all. Ikaw naman at best cycle. Sa akin naman, ang ano, mga pamilya natin sa Pilipinas. Mga best, hindi po kami dito nag-happy-happy lang. Mahirap po ang kinabuhi dito. Mahirap ang buhay dito sa Amerika. Yes. Para bang true. Every minute counts. Every minute, every hour counts. Parang hindi katulad sa Pilipinas na easy go lucky ka lang. Kasi minsan, ewan ko sa inyo, pero minsan kasi merong may pamilya ka talagang, ma, kailangan ko neto. Kailangan ko pambili ng uniform ko. Para bang every day na lang. You don't even have something for yourself. So sa akin lang, yung mga pamilya nyo sa Pilipinas, guys, please understand, pag na, yung pamilya nyo nandito sa Amerika or nasa ibang OFW, all they need, kahit bigyan nyo sila ng words of appreciation. Yes. Yes. Malaking tulong na nasa kanila yan. Talagang, that will give them another boost of energy para magtrabaho para sa pamilya niya. True. Kasi pag wala yan, ay nako, nakaka-depress talaga. As yes. in, nakaka-depress. So, yun lang talaga. Kayo mga nasa Pilipinas, grabe sa kayo. No? Kayo na mga pamilya nasa Pilipinas, understand your family that is here in America or in a different country. Because really, all they want is to provide for their family. So, even just a little understanding, kung hindi sila makasagot, hindi sila makatawag, or... Respeto. Unting respeto yeah. na, alam mo yun, pagod din ang tao, napapagod din kami. Yes. So, true. Words of appreciation helps a lot. We don't need things. Hindi na kailangan ng mga gamit o ano. Just saying, thank you po sa pag-provide sa amin. Thank you po na nandiyan ka palagi sa amin. Sige lang. Yun lang ako. Ikaw naman, best. Ako naman, I think yung mga sinabi nyo is really, really on point. Ang akin lang naman, yun nga, sa mga kababayan ko naman, no, na nandito na, just always, parang huwag kayong mawalan ng pag-asa. The struggle is always there at first. Pero keep your faith. Keep your faith. And lakasan nyo lang yung loob nyo kasi dito para dito sa mga family natin sa nasa Pilipinas, no. Life here in America is really depressing. Hindi katulad dyan sa Pilipinas na pag gusto mong pumarty, makakaparty ka. No, yeah. It's not like that here in America. Ibang-iba ang buhay namin dito. Malungkot. Malungkot kami dito, pero we are trying our very best para magtrabaho and magpadala or magsumika para mapasaya kayo kahit malungkot kami. Yeah. Nagtatrabaho ang ibang tao dito, double job, triple job, para lang may mapadala sa mga family nila sa Philippines. And then, ang gusto lang talaga namin na nandito ng mga OFW, appreciation, gaya ng sabi ni Bess Saikar, support and appreciation. And sana man lang, wag kayo yung parang, pag hindi kayo nabigyan, wag kayong magalit. Huwag kayong magalit. Dahil hindi kami namumulot ng pera dito sa Amerika. Nagsusumamo kami, kumakayod kami dito. We are working double, triple jobs. And hindi to katulad ng buhay sa Pilipinas na kahit hindi ka magtrabaho, may makakain ka. Dito, we live in debts. Nabubuhay kami sa utang. So kung wala man kami, kung may maibigay man kami na konti, just a little appreciation kasi pinagtrabahuan namin yun eh. Lahat ng pinapadala namin sa inyo is ano namin, pagod at pawis namin sa trabaho yan. At utang. At marami kaming utang dito, nabubuhay kami sa utang.
So, sa just mga, be grateful. Oo, just be grateful, yun lang. Just a simple thank you. Kung hindi man kami makapagbigay agad o makapag-abot o we tell you, baka next time na lang, just try to understand. Kasi, hindi madali ang buhay dito. Malayo kami sa buhay na kinagisnan namin. Malayo kami sa pamilya namin na talaga yung nandoon yung happy family. Dito, we create our own family na mga kababayan. Yeah. So, yun ang gusto namin ipaintindi sa inyo na hindi madali ang buhay namin dito. Mahirap, malungkot. Nangungulila kami sa inyo na family namin. So, ang gusto lang namin is mahalin nyo kami kahit over the phone, kahit konting appreciation, yun lang. That, yun lang talaga. Amen. Diba? Ito yun. Taray ko dun. Ganda ng topic natin. Ang taray ko dun. I love our topic. Diba? Parang, nasasab na ako eh. Kaya, chinage ko na kasi ako, iyak na talaga ako nito. Oo. Talagang marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Marami pa tayong pwedeng sabihin. Mm-hmm. Pero, we have limited time. We have limited time. And itutuloy natin to sa mga next episodes pa natin. Yes. Before we end our show, I would like to thank you all for watching at saka sinusubaybayan niyo talaga yung mga episodes namin. This is our third episode pala. Oo, nakatatlo na tayo mga best. Kaya naman mga best, follow, like, and subscribe One Radio's Facebook page. Ano pa ba? Spotify. Saan pa ba din tayo mahanap? Sa mga reels namin din. Yes. Watch our reels. Oo, mauumay talaga kayo sa beauty namin dahil hindi namin kayo bibitawan. At saka kung may mga kilala kayo na nakarelate na itong episode na to, don't forget to share it to them. Yes. Handa ka na bang tumawa? Avoid any more objects will do. The ultimate entertainer of the Philippines, K-Brosas, for BFM, K-Brosas and Pogwa, live in Chicago. Natatawa ako nang marinig ko ang balitang mayroon ka na iba. April 1, 2023 at the Doubletree Hotel in Skokie with Chicago's premier group, the One Radio Sessions Band. Grab your tickets now. Sana po may natutunan kayo dito sa episode na to. At kung may mga kilala kayo na makaka-relate dito sa episode na to, don't forget to share this episode. Again, this is Best Saikar. This is Best Ira. And this is Best Jen. We'll see you on the next episode dito lang sa You're the Best! Umiiyak ang puso ko. Alaala pa ang sinabi mo nung nadarama pang pag-ibig mo. Dadalhin kita sa aking palasyo.